Sigurado na umano ang pagpapabalik sa bansa kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. kasunod ng pag-aproba ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas. Pero ayon sa kampo ni Teves, wala pang dapat ipagdiwang ang Department of Justice. Narito ang report. Tapos na ang panahon ng pagtatago ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. mula sa kamay ng batas ng Pilipinas. Ito ang sinabi ng Justice Department ngayong aprobado na ang extradition request nila sa Timor-Leste laban sa dating kongresista. Sabi ng DOJ, napatunayan kasi ng gobyerno na karapat dapat lang naharapin ni Teves ang mga kaso niyang murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pang biktima sa Pamplona Massacre. Certain issues that they raised were found to be baseless. Those are the nuances that the testimonies of our two witnesses were able to explain fully to the satisfaction of the Court of Appeals. Kahapon na aprubahan ng Timor-Leste ang hiling na ito ng DOJ. At kung may lubos naman na masayahing gil dito, ito ay si Pamplona Mayor Janice Digamo, biyuda ng umano'y isa sa biktima ni Teves. An answered prayer for a lot of people in Negros Oriental who have been hoping and praying and wishing that the governor will be given justice. I would love to face him in court, ma'am. Yan yung hinihintay ko talaga at gusto kong mangyari. Pero ang totoong tanong ngayon, kailan na nga ba uuwi si Teves? Agara na nga ba siyang mapapabalik sa Pilipinas? Hirit ng kampo ng dating kongresista, huwag munang pakasiguro ang DOJ dahil para sa kanila, hindi pa tapos ang laban. Handa pa silang umapela sa pagkaka-aproba ng extradition request. May 30 days po kami from the time of notification, meaning yesterday we were notified. Hindi po ipapatupad pa yung extradition request habang hindi pa po tapos yung appellate process. Sabi pa nga ng kampo ni Teves, pwede pa rin silang humiling ulit ng political asylum sa Timor-Leste. Pero agad naman itong sinagot ng DOJ. Oo, may panahon nga sila para umapela. Pero wala pa rin kawala si Teves dahil pwede pa rin siyang arestuhin. Okay, may 30 days ka to appeal. Question, could you be arrested as to the immediate arrest? As far as we could see it, he could be arrested as an undocumented alien. And once he is arrested, he would be an immigration detainee. At sa political asylum naman, para sa kanila, hindi na ito dapat pang pag-usapan. This was denied. They filed a motion for reconsideration. This was denied as well. So to our minds, as lawyers, that is the end of the rope. Kumpiyansa naman ng DOJ na kahit hindi na naka-house arrest ngayon si Teves, naka-monitor pa rin ang Timorese authorities sa galaw niya sa naturang bansa. Panatag din ng DOJ na hindi makakawala ang dating kongresista sa mata ng Timor-Leste hanggang sa mapauwi siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso niya sa korte. Assuming na magkakaroon ng problemang ganyan, it would be an indictment on them, not us. Ito nga ang proof na you don't have to have extradition treaties. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.